Ryan Osman ng NDU, Notre Dame University. Yan po ang ating mga pasimula. Okay? So tayo magsimula na sa ating pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. Ready na kayo? Okay, ready na. Unang katanungan. Ikaw ang mag-prepare, brother, ano na mga talata, ha? Bigay mo kay Sheikh Nobel. Unang katanungan mula po kay Texter, ay ito, hindi to Texter. Mula po ito kay Sister Tunisa Masukat ng Espide, Cotabato City. Sabi niya, Brad, paano ko makumbinsi ang BF ko na mag-Muslim? Wow, brother. Sheikh Nobel, may BF siya, ha? BF, boyfriend. Sabadista po siya. Mahal na mahal ko siya. Wow, grabe naman ito. Roger Sanchez po ang name niya. Wow, kapilido pa, ha? Nagtatrabaho sa Korea, no? Korea. Hindi pa kami nagkita ng personal. Hindi pa siya nagkita, ha? Mahal na mahal ko siya. Kahit di pa kami nagkita ng personal. 12 years na ang relasyon namin. Okay. Alam mo, meron siyang boyfriend pala, no? BF. BF, no? So, dito natin ngayon, unahin muna natin, mga kapatid, itong pakikipag-BF, ha? Boyfriend, girlfriend. Ito bang pakikipag-boyfriend, no? Para po kay Sister Tunisa Masukat, para po sa iyong kaalaman, ay hindi po or bawal po sa atin na tayo ay makipag-boyfriend, sister. Ano po? Saan po natin mabasa yan? Ito po ay mabasa natin sa chapter 4, Suratun Nisa. Ang talata po ay 25 ng Quran. Ito po sa kanyang sa kanyang Arabic muna, Ikra. 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Medyo mahaba ito. Ako magbabasa sa kanyang English muna na translation. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi, ganito po. Pansinin niyo po at mababanggit ko dito yung salitang boyfriend. And whoever of you have not the means wherewith to wed free, believing women, they may wed believing girls from among those slaves whom your right hands possess. And Allah has full knowledge about your faith. You are one from another. With them, with the permission of their own folk, and give them their mahar according to what is reasonable. They should be chaste, not committing illegal sex, nor taking boyfriends. Yan. Maliwanag po. Nor taking boyfriends. And after they have been taken in wedlock, if they commit illegal sexual intercourse, their punishment is half that for free women. This is for him among you who is afraid of being harmed
in his religion or in his body. But it is better for you that you practice self-restraint. And Allah is of forgiving, most merciful. Yan. Kung mapansin niyo po, sabi dyan ay nor taking boyfriends. Sa makatwid, ipinagbabawal po pala sa ating mga Muslim na tayo, sa ating mga kababaihan mga Muslim na makipag-boyfriend, no? Marami dyan, kapatid na ano, Patman, eh napakahilig nilang makipag ano, no, makipagkasintahan. Yan po ay hindi nararapat sapagkat para po sa atin ito pong pagsunod ano po sa ating Quran ay higit na mahalaga kaysa ano pa mang bagay. Okay? So, magkaganon pa man, sabi niya, mahal na mahal daw ni Sister Tony sa masukat yung kanyang kasintahan o BF, boyfriend, na isa pong sabadista. Ayan, sabadista pala yung kanyang kasintahan. Tandaan mo kapatid, ako rin ay dati rin po akong sabadista. Bago ako yumakap sa reliyong Islam, ako rin po ay isang sabadista. Ano po? At ayon po sa aking pagkakaalam, ito pong mga Kristiyano ngayon na nagpapakilalang mga sabadista, yan po ay mga musrik. Tandaan niyo po yan. Bakit po nasabi ko na sila ay mga musrik? Sapagkat ang mga taong ito ay sumasamba po hindi lamang sa nag-iisang Diyos, kundi marami silang Diyos na kinikilala. Opo, ang mga sabadista ay kumikilala kay Kristo bilang isang Diyos. Meron din silang Diyos na Ama. Meron ding Diyos na Espiritu Santo. Kinupya lang po na paniniwala mula sa Romano Katoliko. So kapag ka ikay kumikilala sa mga ganyang o maraming bilang ng mga Diyos, nagiging musrik ka. Polytheist. Yan po ang pinakamalapit na kahulugan ng musrik. Polytheist. At ang ating maluwalhating Quran ay nagbigay ng isang mahigpit na instruction na ang ating mga kababaihan ay hindi narapat na ito ay ipaasawa doon po sa mga musrik na mga kalalakihan. Ang Allah mismo ang nagsabi sa maluwalhating Quran sa chapter 2, ang talata po ay 221, Iqra. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Yan. At huwag ninyong pangasawahin ang musrika. Yan. Walang pananampalatayang babae kay Allah pagano mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hanggang sa sila ay mananampalataya. Katiyakan, ang isang aliping babae na nananampalataya ay higit na mainam kaysa sa isang malaya na musrika. Kahit na nga siya ay nakagaganyak sa inyo, huwag din ninyong ipangasawa ang inyong kababaihan sa musrikun. Walang pananampalatayang lalaki kay Allah. Pagano mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan hanggang sa sila ay mananampalataya. Katotohanan, ang isang aliping lalaki na nananampalataya ay higit na mainam kaysa isang malaya na musrik. Ayun. Napakaliwanag, sinabi niya, wala tungkihul musrikina hatta yu'minu. Tama, Sheikh? At huwag din ninyong ipangasawa ang inyong kababaihan sa mga musrikun, hanggang sa sila ay mananampalataya, hatta yu'minu. So, ibig sabihin, bawal pala ng ating mga kababaihan ay makapangasawa o ipaasawa natin, payagan natin mag-asawa, doon sa mga hindi mananampalataya, doon sa mga musrik. Ha? Oh, kahit pa itong mga Kristiyano ngayon, nagsasabi na sila ay kabilang doon sa Ahlul Kitab, pero hindi po. Ito sila ngayon, mas malupit, dahil kung sino-sinong Diyos na lamang ang kanilang tinatawag. So,
bawal na nga ipaasawa sa musrik, nakipag-boyfriend pa. Naku, ang daming ano doon, no? Ang daming pagbabawal. Ngayon, balikan natin ang kanyang katanungan. Sabi niya, mahal na mahal niya ito, no? At ang tanong niya actually is, paano niya ma-convince yung kanyang kasintahan?